Alam niyo, hindi na bago ang pagsikat ng mga talentong Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa larangan po ng pag-awit, siyempre, sa pag-arte, maging sa pagdidisenyo ng mga kung ano-ano tulad ng mga damit. Nangibabaw dyan, palagi ang likas na kakayahan ng mga Pinoy. Pero sa isang exhibit sa Paris, France, tawag pansin po ang kakaibang estilo na ginamit ng dalawang Filipino artist sa kanilang mga obra. Di na kayo, silipin natin sa tulong ni Vic Villanueva. Dalawang Pinoy artist sa Paris ang nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Iisang tema sa magkaibang exhibition. Dahil eksklusibo lamang sa mga Japanese artist ang Pierre Ives Cayo Art Gallery dito sa 3rd District ng Paris, umisip ng paraan si Louis Talents, isang Pinoy artist na taga Cagayan de Oro na nagnanais na makapag-solo exhibit sa Naturang Gallery. He should go to Japan and maybe, draw what would amaze him or what would surprise him or what would, what he would like. And we organized that. Dahil dito, namalagi siya sa Kyoto, Japan ng 6 na buwan at doon niya ipininta ang kanyang obra na naglalarawan ng kanyang pang-araw-araw na buhay mula sa mga lugar na kanyang pinapasyalan, mga kinakain niya na Japanese food, susi ng kanyang tinuluyang apartment, subway at ang sikat na cherry blossoms. Sa kanyang obra, ginawa niyang templates ang animal shape na kanyang iginuhit sa likod ng lumanlarawan ng kanyang ina na may love notes para sa kanyang ama. Sa pamamagitan ng pointillism, nakakailanganin mo pang gumamit ng magnifying lens para mabasa ang mga galanggam na mensahe sa lingwaheng French, Tagalog, Ingles at Bisaya. Sa loob ng 6 na buwan, natapos ni Louis ang kanyang obra at dahil sa kakaibang tema ng kanyang obra, napahanga niya ang may-ari ng gallery at ang mga friends kaya natupad ang pangarap ni Louis na mag-solo exhibit. This work for me is very interesting because it's on paper, is with sign and with letters, and it tells more for me, for much more from impression. Ayon kay Louis, parte ng kanilang kikitain sa exhibit ay gagamitin nila ng kanyang French wife sa pagpapatayo ng eskwelahan ng mga Manobo tribe sa Mindanao. So for the kids to learn back the dance, the song, all the tradition of the older. And so we support that, so through our project also. And the fund we get, we give it there for the kids to learn that. The financial of the work was the main source that built the school for the children. So we built a 2-story school there. This will be the one that is like a school/cultural center. Samantala, ang kauna-unahang Pinoy artist naman na nag-exhibit ng kanyang mga Japanese manga anime sa katatapos na Japan Expo 2018 sa Paris ay tinangkilik ng mga manga lovers. Sa naturang exhibit, ipinamalas ni Harold Vincent ang kanyang sariling likha ng mga manga illustrations o Japanese anime, tulad ng poster, postcard, mugs, badge at ang kanyang first edition na manga illustration book. Kasalukuyang nasa Masteral Degree for Art Professor sa National Superior School of Art si Harold Vincent, ang kauna-unahang Pinoy na nakatapos ng Masteral Degree specialized sa stained glass design. 7 taon pa lamang siya nang mahilig sa anime at nagsimula siya mag-compose ng kanyang sariling animation sa edad na 17 taong gulang. Ayon kay Harold Vincent, bilang isang Pilipino, nais niyang ibahagi ang kanyang mga natutunan sa stained glass design sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Kahit saan sulok ng mundo, hindi na rin matatawaran ang galing ng Pinoy pagdating sa larangan ng sining. Para sa Bayan, Dick Villanueva, Paris, France.